So mga tol, dahil nasa Japan na ngayon ang ating WBC World Champion sa Bantam na si Nonito Donaire, na-interview nga ito ng media mga tol. Sa artikulo nga po ng boxingnews.jp, dito tinanong si Donaire kung kamusta daw ba ang kondisyon nito ngayon. Sagot ni Nonito Donaire, mas kondisyon daw ito ngayon kumpara noong unang laban nila ni Naoya Inoue noong 2019 sa World Boxing Super Series Tournament. Sinabi din ni Nonito Donaire mga tol na 3 months na nga daw niyang pinaghahandaan si Naoya Inoue at nakaka 140 pounds sparring session na daw ito. Tinanong din si Donaire kung anong important punch daw ang ipapakita niya ngayon. Sagot naman ni Donaire mga tol, ibang Donaire daw ang nakalaban ni Inoue noong 2019 at ibang Donaire din daw ang makakalaban niya ngayon. Siguro daw ang importanteng suntok na ibabato niya ngayon kay Inoue ay ang kanyang kanang kamay. Pati na din daw ang kaliwa nito mga tol. Pinag-aralan na nga din daw ng asawa niya na si Rachel ang mga nakaraang laban ni Inoue. Kaya ibang fighting style daw ang ipapamalas niya ngayon sa June 7. Importante nga daw ang laban na ito para kay Donaire mga tol. Matagal na nga daw siyang lumalaban at passion na daw talaga niya ang pagbaboxing. At nai-enhance pa din daw niya ang kanyang technique. Sa kabilang banda naman mga tol, may prediction naman si Timothy Bradley sa laban ni Rolly Romero versus Gervonta Tank Davis. Tatapusin daw ni Davis si Romero sa round 7 o round 8. Slow starter nga daw itong si Tank Davis mga tol. Pagpasok nga daw ng round 4, round 5 at round 6, dito na nga daw mag-uumpisa magpakawala si Davis. Pagdating ng round 7 at round 8, dito na kukunin ni Davis si Romero. Wala nga daw kasing mahusay na galawan itong si Romero. Mala street fighter nga daw ito kung lumaban. Pero may lakas naman daw itong sumuntok. Kung makaharap na nga daw niya si Davis, i-control daw niya ang pagiging agresibo niya. May kalalagyan daw si Romero sa mga accurate na binabato ni Davis. Kung magkamali daw si Romero, tulog daw talaga ito. Kaya wag daw nito gamitin ang kanyang emosyon. Sinabi pa naman ni Romero mga tol noong nakaraan na round 1 nga lang daw ay pababagsakin niya si Tank Davis. So mga tol, anong masasabi mo dito? Hanggang dito na lang. Salamat.